Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang aral ng mga propeta. Naparito ako hindi upang pawalang bisa, kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Tandaan niyo ito. Magwawakas ang langit at ang lupa, ngunit ang kaliit-liitang bahagi ng kautusan ay di mawawalan ng bisa hanggat hindi nagaganap ang lahat. Kaya't sinumang magpawalang halaga kahit sa kaliit-liitang bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao ay ibibilang na pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang gumaganap ng kautusan at nagtuturo na tuparin iyon ay ibibilang na dakila sa kaharian ng Diyos." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, naparito ako hindi upang pawalang bisa, kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Galit ang mga eskriba at mga pariseo kay Jesus. Para sa kanila, nilalabag ni Jesus ang maraming batas dahil iba ang pagkahulugan ni Jesus sa mga ito. Ayon kay Jesus, ang kaganapan ng mga batas ay ang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. Sa ating lipunan, napakaraming batas na umiiral. Ang nakalulungkot ay kapag nagkaroon tayo ng iba't ibang pag-unawa sa mga ito. Sa lahat ng mga batas, ang dapat na matutunan natin ay ang pag-ibig natin sa kapwa at sa Diyos. Kung ang pagsunod natin sa batas ay nagiging dahilan ng kawalan ng panggalang sa ibang tao, nawawalan ng saysay ang ating pagsunod. Kung ang pagsunod natin sa batas ay nagbubunsod sa atin para mawala ng pananampalataya sa Diyos, nawawalan ng kahulugan ang ating buhay. Ang mga batas ay naisulat upang gabayan tayo sa ating pagpapakatao at pagiging makadiyos. Huwag lamang tayong maging bulag sa pagsunod sa batas, kagaya ng mga epariseyo at eskriba. Gawin natin itong ganap sa ating mga salita at sa gawa, sa pamamagitan ng pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Pagsasagawa, tungkulin natin bilang mamamayan ang pagsunod sa batas. Tungkulin din nating isulong at itaguyod ang batas na makatao at makadiyos.